Nasa ating linya ngayon si Stephen Kua ng Philippine Amalgamated Supermarket Association. Sir, maganda umaga po, Sir Stephen. Good morning! Yes. Good morning. Morning, Ted. Morning, Angela. Opo, thank you for your time again, sir. Sir, ngayon po mayroon petition ng ilang manufacturers ha, for price increase. Ano ba ang inyo pong monitoring ngayon sa mga supermarkets? Gumalaw na ho ba kahit wala pang approval? Wala pa naman. Pero tandaan mo na ang increase ang pricing adjustments, no? Has been happening ever since 2 years ago. Sir Stephen, sorry ha, I have to interrupt kasi ayusin lang po namin yung linya. Nagpuputol-putol po, sir. Opo, I hope you don't mind and I beg for your indulgence, ha? Mm-hmm. Sige, pakiayos lang ito natin sa ating technical group para maayos po yung ating linya. Opo. Ang sabi niya, parang wala pa paggalaw. Wala pa daw. Para malinaw yung pagkakasabi niya. At antabayanan natin yung magiging sasabihin ni Stephen Kua. Siya po yung presidente ng Philippine Amalgamated Supermarket Association. Wala pang paggalaw. Pati ho sa presyo ng asukal. Wala pa. Hindi pa ho ito as in gumagalaw sa 110 na pinakamataas po na mamonitor mismo ng DA. If you remember, ang refined sugar po, noon pa'y pinapangako ng DA at ng SRA na dapat bumaba na kasi nga sangkaterba na ho ang ating na-import at nag-anihan na po. Balikan natin si Ginoong Stephen Kua. Sir Stephen? Yes, morning, Ted. Salamat po. Sige, ano po ang sitwasyon ngayon sa ating mga supermarkets? Dito po sa mga pangunahin, noodles at mga dilata at maging gata, sir. Medyo stable naman so far. Kasi nga, yun na nga, yung mga increases, I guess medyo malaki lang in-increase at wala nang i-increasean. In terms of affordability, no, kapag in-increasean pa, baka mabawasan ng market share mga manufacturers. Although again, because of the salary increase, no, lahat ng industriya tatamaan yan. Siyempre, hindi lang manufacturing, no, pati kami, may konting adjustment din siguro on top of the adjustment ng manufacturer. Kasi siyempre, how do you cover the increase in salaries, di ba? Ito ho din kasing pagtataas, no, ay hindi ho maganda ang epekto sa mga manufacturer spot sa inyo kasi nga baka mabawasan din yung consumption. Ganun po yun. Correct. Kasi pricing, tandaan nyo, nasabi ko na, is a management decision. Kapag tumaas ka, baka mabawasan ang market share mo. Baka. Diba? So, ingat na ingat. Ang manufacturers, kung mag-adjust ang presyo, not in a way na mabawasan ang market share nila. Opo. So far ho naman sa inyong pagbabantay, wala pa pong irregular na galaw sa presyuhan, no, ng basic, ha? Ito pong mga basic na produkto under DTI. Oo, kasi medyo bumagal na ang pagtaas ng presyo dahil, like I said, medyo, di naman ceiling, pero yung sabihin, medyo sagad na ang tinaas ng presyo ng mga bilihin at yung iba naman, nag-downsize ng size ng kanilang produkto, di ba? Just to be sure na hindi kailangan magtaas ng presyo, di ba? Opo. Yung pong asukal, dito po mismo sa DA Bantay Presyo, eh 110 pa rin ang kanyang pinakamataas na monitoring. Sa inyo po, sa inyong supermarket, magkano po ang refined sugar po, Sir Stephen? 108. Sir, hindi pa rin siya gumagalaw ng pababa. Exactly. Isang taong mahigit na. Opo. Ano kaya ang dahilan nito sa inyo po lamang sariling pag-aanalisa, sir? Hindi ko na mahanap ang dahilan kung saan basta umaabot sa amin ang puhunan, medyo mataas. So, natural, natung pa rin. Hindi naman bumaba yung puhunan. Hindi bumaba yung presyo inaabot sa amin ng suppliers. No? So, hindi ko rin maintindihan na binabanggit na dati pa last November pa may dadating, last na October pa may milling season, no? Hindi ko maintindihan. Siguro dapat
maghigpit na lang ng tao sa pagkain ng medyo matatamis kung di kayang bumili ng asukal. Opo, opo. Anyway, ito hoy SRA ano nga ano, responsibility and the turf. Sir, itong continuing oil price increase, may effect ba ito sa mga deliveries po ng mga goods na inyong ibinebenta? So far, wala. Supply is very stable, no? Mm-hmm. So, wala naman. Problema tayo kapag nawala ng supply. Kasi, lalo na kapag medyo tumaas ang demand, dahil kaka-increase lang ng sweldo ng tao, inflationary yun, no? Mm-hmm. Dahil bibili ang tao, naghahanap ng produktong hindi existent mm-hmm. or kulang sa merkado, no? Mag-aagawan. Mm-hmm. Kasi agawan, kami, mga retailers ang mag-aagawan ng produkto, no? Ng supply. Mm-hmm. And when that happens, maaaring tumaas pa ang presyo. Sir, meron ba din kayong school supply sa inyo pong supermarket? Meron. Oo. Ang sabi din po ngayon sa monitoring, nagtaasan din daw po ang presyo ng mga basic na kailangan ng bata. Lapis, crayola, mga ganon. As expected, when salaries, no, power, we're talking kuryente, gasolina na continuous, no? Ito mga to, ginagamit ng lahat ng industriya eh. So, kapag nagtaas yan, walang exemption eh. Lahat gagalaw ng kaunti, no? Kasi kailangan mag-adjust. Ang salaries natin, hindi 40 pesos a day yan, ha? You have to add on, syempre, yung contribution ng employers, no? Sa ano? So, lalabas mga 44 yata, something like that, lalabas, no? Ang total outlay sa bawat tao. So, kung ikaw ay malaking pabrika, medyo malaki yun. Oo, kahit supermarket, to add lang to around a few people, you have to add additional sales of 60,000 a day, which I don't think, you know, stores will immediately be able to do that, no? Just to cover the increase, ha? We're not talking about to cover other costs, ha? So, you know, natural lang yan. Kaya pag nag-increase ng 150 a day ang salaries, I'm not against it, but you know, be prepared na iikot din lahat ng presyo, di ba? Natural lang yun. Natural lang na effect yun. Opo, opo. Yes, sir. And well, ngayon po naman, ang minimum wage sa Metro Manila is 610 pesos. As you know, ano po, at definitely wala namang pong galawan yan after a year pa, no? Kung sakasakali. Opo, opo. Pero kayo po, sir, mismo, mismo sa inyong hanay, at sa inyong social standing, do you feel ito pong pagkakaiba ng inflation forecast ng gobyerno sa actual na pangyayari? Yes. Kasi ang report, even sa SONA, no, about supply and prices, no, I'm not saying, you know, the government or administration is lying. What I'm saying is there are some inconsistencies, no? Doon sa mga nabanggit na improvements, no? Versus what is happening in, to my mind, no? In the market, in the prices of goods, no? In the market. Opo, opo. Iba ho talaga kasi ramdam naman po din natin lahat, no? Opo, ang daming nagtaasan ang presyo. Opo, hindi lang sa ano, no, sa mga basic nga, kundi halos na rin sa lahat. Halos lahat. Opo. Na lang LRT, karinderiya, all of these, no, na ginagamit ng ating wage earners, no, na ginagastusan ng wage earners natin everyday, no? Di ba? Nagtaas. So, even if they fell from the pocket, no? Of course, we're hoping na pampagtaas itong mga gastusin na to does not exceed the 40 pesos additional increase per day. Para meron namang relief. Otherwise, kung more than 40 ang dagdag, useless yung 40. Tataas na naman, hihingi na naman ng increase. At walang katapusang spiraling increase in prices and inflation. Opo. Sige, may tanong ko. Tanong ko lang po kung, Sir Steven, kung itong mga paggalaw nung itong in-expect natin na price increase ay it's going to be a trend na rin? Mahirap sabihin. Like I said, price adjustments are management decisions, no? Halimbawa, nag-increase ang cost ng isang kumpanya by 5%, halimbawa, because of the increase in salaries. Halimbawa lang, di ba? They can adjust their prices and increase by 2% muna para hindi mawala market share, then bumawi some other time, di ba? Later on, a few months later. So, it's a management decision.
Pero to say na, you know, bandwagon effect, no? True. Exactly, yun ang ginagawa ng DTI. Kaya nga medyo kinokontrol ng konti ang mga basic necessities, no? Yung mga market leaders, yung mga brand leaders, no? Kaya ang kinokontrol nila ng konti, no? Sinasabihan, hina-hina lang ngayon sa pag-increase. Kasi once gumalaw yung mga yan, susunod ang mga kalaban. Oo, kasi sabi niyo... Not immediately. But again, mag-iisip yung kalaban. Oh, nag-increase na si market leader. Eto, matapat lang tayo dyan ng presyo natin eh. Gagalaw din ba tayo? O kainin muna natin market share niya? Yan. It becomes a management decision. It's good that you mentioned po yung unti-unti muna, wag bibiglain. Kasi nga po, August pa lang, tapos malapit na mag-bear months, baka po gumalaw na naman yung mga, tawag dito, yung mga produkto na alam naman natin patok pag bear months. Tama po? Tama, Angela. Kaya lang, pwede bang konti-konti o hinay-hinay ang increase ng salaries? Exactly. Hindi pa pwede. Kasi, kailangan ibigay. Tapos tanda ko, magda 13 month na. Oh, exactly. Ang laki adjustment yan. Yun. Kaya kailangan utay-utay. Kung may expansion plans ang isang kumpanya, no? Be it manufacturing, be it retailing, no? Natural, nakakasanay, no? Kumbaga, ready na eh. So, hindi pwedeng udlutin at sabihin, teka, huwag na muna tayong magalang, pero meron, ha? Meron mga tindahan na nakaplano ng mag-expand even pre-COVID pa. Hanggang ngayon, di pa nagbubukas, nakita ko. Sige po. So, Sir Stephen, again, thank you for sharing your thoughts. Ano po? And ang inyo pong pag-uulat sa amin sa actual na sitwasyon ngayon sa mga supermarkets para ho namin mas maintindihan itong isyong ito. Have a good day, Ted and Angela. Apo, thank you, sir. Thank you, you too. Thank you very much. Sige noong Stephen Kuwa ng Philippine Amalgamated Supermarket Association. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.